I comb my hair kahit na basa. Okay, so I think a lot of you are guilty to supply ng basa yung buhok. Kapag sinuklay mo ang buhok mo na nasa fragile state siya, nagkukos ka lang ng more breakage sa hair mo. Tapos ganun ka pang mag-shampoo, di ba? Paikot-ikot sa ulo mo lahat. Yung tuwalya mo, ikukuskus mo pa sa hair mo. So, ang dami ng tangles, di ba? And then you're gonna brush your hair. Talagang magpuputol-putol siya. Haloo! It's Lolly! Welcome back to my channel. So, for today's video, guys, magre-react tayo sa video ni Michelle Dy tungkol sa kanyang hair. Ang tawag sa video niya ay yung Lakas Maka HOT na hair. Kung gusto niyong malaman ang aking reaction sa video na ito, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So kung gusto niyo yung mga gantong video na more on hair care, please hit the subscribe button. Okay guys, so sa tingin ko, a lot of you already watched this video ni Michelle Dy. Iiwanan ko rin sa description box below yung video na pag-uusapan natin ngayong araw na to. So without further ado, let's begin. Lahat ng pupuntahan ko talaga nakikita ko mga buhok, kaya mas lalo ako na-stress nung sinabi nila sa akin, Moms, baka nasa-stress ka. Meron bang nangyayari sa katawan ko na hindi ko alam? Am I sick? Nakakapraning na naman talaga siya kasi, di ba sabi nila, pagka daw nag-hair fall ka. So, i-forward na natin siya doon sa part na magsa-start na siya. Go, let's start na this video. So, chika-chika minute muna tayo. Itong hair ko kasi, naturally, ano talaga siya? Makapal talaga yung buhok ko. Okay, so sabi niya, naturally daw makapal talaga yung hair niya. So, good for her. Kasi iba't ibang tao, iba't ibang klase rin ng buhok. So, may mga tao na straight, katulad ni Michelle, nakitang-kita naman natin na super straight ang hair niya. Meron din tayong wavy katulad ni Ray Hair Mar, dun sa video na pinakita natin sa first episode ng Hairstylist Reacts. Iwanan ko rin dito sa info box up para mapanood niyo siya. And meron din tayong mga curly hair. And meron din yung kinky na talagang sobrang coiled yung hair. Aside sa hair type natin, meron din thickness yung buhok. So may mga tao na yung hibla talaga, as in yung isang strand ng buhok nila, makapal talaga siya. Meron din naman na manipis. So yung hair ko, hindi siya ganun kakapal. So parang normal lang yung dami niya. Pero, pag tinignan mo yung kada strand niya, manipis yung hibla. Kaya yung hair ko, kapag binibleach siya, madaling nagli-lift yung hair. So, yung ganitong hair ni Michelle, nakikita ko na makapal talaga siya, talagang may volume yung hair niya. And ang ganda ng pagkabagsak ng hair niya kasi super straight talaga. I believe also na yung mga hibla ng hair niya, makakapal din. Kaya siya nakakatulong dun sa volume. Okay, so i-forward na natin doon sa magbibigay na siya ng mga tips. If you're having like a extreme hair fall talaga, extreme meaning like 400 strands a day ha, like 200 to 400 strands a day. That's due to stress. Yung sa akin kasi, in fairness naman, kahit papano, kalmado pa naman siya yung parang number of strands per day. Okay, so binabanggit niya dito na mayroong extreme na hair fall. Guys, actually normal lang ang hair fall sa isang tao kasi yung buhok natin, kumbaga may cycle din siya. May mga times din na nalalaga siya tapos napapalitan siya ng panibagong hair strand. Ang normal number of hair strands a day na pwede mong ilagas ay nasa 50 to 100 strands. Syempre, hindi naman natin bibilangin to, no? So, kapag nakita mo naman na, kunwari, nagsuklay ka, tapos makikita mo na may mga buhok-buhok dyan, that's normal. Pero pag nakita mo na parang meron kang extension na ng buhok na ganun kakapal, yun ang medyo alarming. Pero nag-worry pa din ako kasi hindi ako sanay. Hindi kasi ako sanay na nakikita yung mga hair fall. Yan, yung pinapakita niya sa brush dito, that's normal, yung ganyan kadami na hair fall. Or hindi ako sanay na nakakakita ng mga buhok everywhere. Number one na nirecommend nila sa akin is for me to change my shampoo and my conditioner. Siyempre, dahil iba-iba tayo ng anit, iba-iba rin yung kailangan ng skin natin. Parang sa skincare lang din yan, hiyangan din kapag shampoo tsaka conditioner. Nirecommend niya sa akin is the Aloderma. Actually, I have them here. This is the Aloderma brand. Ito yung nirecommend ng akin. Ayan. Okay, so hindi ko pa natatry itong Aloderma na to. Actually, first time ko narinig yung Aloderma. Pero marami na actually mga shampoo and conditioners na merong aloe vera na sinasama sa ingredients nila.
Bakit? Kasi beneficial yung aloe vera para sa hair. Ang aloe vera nakakatulong siya doon sa mga may mga dandruff kasi moisturized yung anit natin. It strengthens and repairs the damaged hair strands and nakaka-promote din siya ng hair growth. Bakit? Kasi dito sa anit, di ba nagsisimula yung roots ng hair natin? Nag-stimulate niya yung blood flow dito sa ating anit. Kaya nakakatulong siya para maging mabilis ang paghaba ng hair. Kunyari, pagkatapos mong maligo, you want parang extra something, extra conditioner or extra nutrient. Ayan, tinan niyo yung aloe vera na tonic ba to? This is the Aloe Derma Natural Aloe Hair and Scalp Tonic. Oh, Aloe Derma Tonic. Ang haba niya. Anyway, nakita niyo si Michelle, nilalagay niya ito sa anit niya. Ito yung makakatulong para mag-stimulate ng blood flow doon sa scalp. Pwede mo siyang gamitin once a week para makatulong din na mag-moisturize nung mismo scalp mo. Bawasan ng stress. Mas lalo ako na stress nung sinabi nila sa akin, Momshie, baka nasi-stress ka. Ano ba? Parang am I not really totally happy of my life? Okay guys, so another reason para magkaroon ka ng hair fall ay due to stress. Totoo ito and proven na talaga siya ng mga researches na ang stress ay nakakadulot ng hair fall. Bakit? Kasi tayong mga girls, mataas ang ating estrogen level. Tapos kapag tayo ay nasa stress, ang tumataas sa atin ay yung male hormone na tinatawag na androgen. So pag tumaas yung level na yun, yun yung nakaka-cause ng hair loss. So, bukod sa hair loss, ang stress, ang nagagawa rin niya ay nakakadulot siya ng dandruff and also other scalp problems. Right now, ang ginawa ko is that binigyan ko yung self ko ng time, more time to enjoy, more time to relax, malabas na ako, pumunta ko ng mall. Okay, so alam mo naman sa panahon ngayon, hindi mo talaga maiiwasan ang stress. Kanya-kanya tayo ng ways kung paano mag-cope sa situation natin ngayon. Hanapin nyo kung saan kayo mas nagiging masaya, tapos yun yung madalas nyong gawin para maiwasan nyo yung pag-iisip masyado at makakos ng stress. Is that you can take vitamins, you can take biotin. Okay, so ang susunod naman niya sinabi ay mag-take down ng vitamins. Actually, may mga hair products na meron na talagang vitamin E and vitamin B para makatulong din mag-strengthen ng hair. So, kung ayaw mo naman yung mga products na meron na mismo nitong biotin and vitamin E and vitamin B, pwede ka namang uminom talaga. Makakatulong naman talaga siya sa'yo. Hindi lang sa hair, but pati na rin sa buong health mo. Don't tie your hair too tight. Before, I would tie my hair super, super tight. Actually, nasa na yung pang-ipit ko dito? Ay, wala na doon. Sobrang higpit ko mag-ipit ng hair. Kasi mahilig ako yung ipit lang. Hindi yung ano eh, hindi yung parang scrunchy yung mga gamit ko. Yung ipit, yung parang pang-party. Okay, so, guilty ako sa pagtatay ng hair ng too tight. Kasi ang gandang tignan kapag sobrang batak ng braid mo. O kaya sobrang batak ng tali mo. Parang feeling ko, ballerina ako kapag naka-bun. Yes, dahil yung pag-pull mo sa hair mo, nakaka-cause siya ng breakage. So, hindi siya necessarily na galing sa anit mo yung hair loss, nagpuputol-putol yung buhok mo kasi sobrang higpit mo magtali. So, ano mangyayari pag tinanggal mo yung tali, di ba? Hahatakin mo siya doon sa hair mo, tapos ang daming matitira doon sa panali. Ito ngayon yung gamit ko, parang may tela, para hindi siya masyadong nagtatag sa hair. So, pag tinanggal mo na siya, hindi niya sasabunutan yung hair mo. Yan, smooth yung surface niya, kaya hindi siya nagkukos ng friction. So, hindi mapuputol yung hair mo. Unlike sa mga elastics or mga Sanrio. Trim your hair regularly. Which is, I think it's true. Kasi feeling ko, if my hair was shorter, feeling ko mas lesser yung chance na magkakaroon ako ng mga brittle hair, pipigtas-pigtas ng mga buhok. Feeling ko lang. Okay, so yung pagtitrim naman ng hair, maganda siya para hindi ka magkakaroon ng split ends. So, siguro kaya nirecommend nila yung pagtitrim ng hair kasi kapag mahaba yung hair mo, mas halata mo yung hair fall kasi nga ang hahaba ng strands. So, umurolyo yung mga yan, nagmumukhang makapal, diba? So, akala mo ang dami na nalalagas sa'yo. Pero kapag maikli yung hair mo, kahit maglagas ka, hindi mo masyadong pansin kasi maiikli lang yung mga buhok na nawawala. The use of coconut oil. So, actually, you choose. So, are you team aloe vera or are you team coconut oil? Because they're both good for your hair. Ang coconut oil or virgin coconut oil ay marami ring benefits sa iyong hair. Halos pareho sila ng nagagawa ng aloe vera, pareho silang beneficial sa hair. So, ano nga ba yung mga nagagawa ng coconut oil? Kasi ito ay oil. So,
So, nakakatulong siya para hindi maging dry yung scalp mo. And nakakatulong din siya doon sa mga kuto. Kasi yung iba, ginagawa rin siya na treatment para doon sa mga may mga kuto. Maganda rin siya for sun protection kasi yung rays na galing sa sun, parang natatakpan ng coconut oil or yung virgin coconut oil yung hair mo para hindi ma-damage ng UV rays. Maganda rin siya for dandruff. So, kung may dandruff ka, pwede mong ibabad yung virgin coconut oil sa anit mo. Parang treatment din siya for dandruff. Don't comb your hair when it's wet. Usually, I take showers at night. So, okay lang sa akin na hindi ako mag-comb. Kasi gabi yon, daytime, and kailangan ko lumabas or whatsoever, I comb my hair kahit nabasa. Okay, so I think a lot of you are guilty. Kahit ako, minsan pa nagmamadali ay nagsusuklay ng basa yung buhok. Pero guys, kasi kapag wet ang hair natin, ito yung time na sobrang fragile and sobrang brittle ng buhok natin. Especially kung ikaw ay nag-bleach or nag-color ng hair. Ako kahit may color yung hair ko ngayon, pag basa yung buhok ko, grabe, para siyang goma na masistretch mo siya na ganyan. Kaya madali siyang maputol. Pero pag natuyo siya, wala na puputol sa kanya. So, ang tendency kapag sinuklay mo ang buhok mo na nasa fragile state siya, nagkukos ka lang ng more breakage sa hair mo. Tapos ganun ka pang mag-shampoo, di ba? Paikot-ikot sa ulo mo lahat. So, pagkatapos mo maligo, yung tuwalya mo, ikukuskus mo pa sa hair mo. So, ang dami ng tangles, di ba? And then, you're gonna brush your hair. Talagang magpuputol-putol siya. So, what you can do is, iintayin mo na lang na medyo matuyo na siya. Yung hindi naman 100% dry. Yung halos tuyo na siya, pero hindi pa masyadong tuyo. Alam niyo yun? So, susuklay niyo siya pag gano'n na yung state niya. And, ang gagamitin mong pangsuklay, a wide-toothed comb para hindi siya ganun kadikit-dikit na nagkukos ng static or ng friction. Ang start mo ng suklay ay galing sa ilalim kung nasaan yung mga tangles. So start mo dyan, susuklayin mo yan. Pag wala ng tangles, tsaka mo siya paakitin hanggang sa tukto. That way, hindi ka makakakos ng breakage masyado sa hair mo. Another tip is, magsusuklay ka ng hair bago maligo, hindi after maligo. So, bago maligo, tuyo yung hair mo, tanggalin mo na yung tangles bago ka magsha-shampoo and conditioner. Isa pa sa mga iniwasan ko na is parang yung tinatali ko yung hair ko when it's wet. Sobrang hilig ko pa naman before. Kasi diba ang init sa Pilipinas, pag galing mo ng CR or pag ligo mo, tinatay mo na agad yung hair mo, diba? O iwasan nyo daw yun. Hindi daw maganda yun sa hair. Nakaka-hair fall daw yun. Okay, so I think ito na yung last niya na tip. Huwag daw magtatay ng hair kapag ito ay basa. That is true. Again, sabi natin, yung hair natin ay fragile kapag ito ay basa. Kapag tinali mo yung hair mo ng basa, actually nasi-stretch mo yung strand ng hair mo nang hindi mo namamalayan kasi siguro sobrang liit lang na nasi-stretch mo sa kanya. Pero dahil sa pag-stretch mo nung basa siya, yun yung nagkukos ng brittleness dun sa hair mo. Isipin mo yung goma na matagal mong in-stretch ng ganito. Di ba pag binalik mo siya, parang wavy-wavy na siya. Wala na siya sa perfect form niya. Ganon din yung hair natin. Pag in-stretch mo siya, sa tali mo na basa, kapag tinanggal mo siya, doon nagkukos din ng breakage. Hindi naman ibig sabihin ng breakage ay hair fall na. Pag sinasabing hair fall kasi, galing yun sa anit mo as in nalalaglag siya. Pero kapag nagtatali ka ng buhok, breakage siya sa hair kasi dito siya mapuputol kung saan mo man siya tinali. Alright guys, so that completes our reaction for today. I hope na may natutunan uli kayong bago sa video na ito. Again, thank you for watching this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!